So ayan, magandang araw mga katinabal. Ngayong araw na ito may bagong video akong ituturo sa inyo. Sana may matutunan kayo dito. And please like, share, and subscribe to my YouTube channel. And please don't forget to hit the notification bell para updated kayo sa lahat mga tutorial ko. So ngayong araw na ito, ituturo ko sa inyo kung paano mag-loan sa SSS at kung paano mag-enroll ng bank account sa inyong disbursement account enrollment module. Kaya tara, samahan niyo ako at panoorin natin ang video na ito. So unang mga katanungan natin, paano nga ba mag-apply ng SSS salary loan? So pwede po tayong mag-apply kahit anong araw, kahit anong oras, basta pasok tayo sa requirements ni SSS. Sino-sino ba ang mga qualified na mag-apply ng SSS salary loan? Ang mga qualified na pwede mag-apply ng SSS salary loan ay ang una, lahat ng employed, self-employed at voluntary paying members. Ang ibig sabihin po, lahat ng mga naghuhulog sa SSS ay pwedeng mag-apply ng SSS salary loan. Lahat ng employed, pati OFW, self-employed at voluntary paying members ay pwedeng mag-apply. Pangalawa, at least may total na 36 months na contribution sa SSS. Pangatlo, at least may 36 months na posted na contributions within 1 year bago mag-apply ng SSS salary loan. Ang ibig sabihin po nito, kagaya ngayon, April 2022, dapat may hulog kayo ng at least 6 months from April 2021 hanggang March 2022 para makapag-apply kayo ng SSS salary loan. At isa pa, kung tumigil or natanggal kayo sa trabaho ng ilang buwan pa lamang at gusto nyo ulit mag-apply ng SSS salary loan, need nyo lang pong magbayad kahit isang beses as self-employed para magka-avail kayo sa SSS salary loan. Basta may at least 6 months na posted contribution kayo within a year po. Pang-apat, dapat walang pending loan na under constructuring program or condonation program. Ito po yung mga loan natin dati na matagal na natin hindi nababayaran at may mga penalty na, so need po muna nating isettle para makapag-avail tayo ng SSS salary loan. At kung pasok po tayo sa qualification na yan, punta na po tayo sa pag-apply ng SSS salary loan. So unang gagawin natin, punta tayo sa search engine na ginagamit natin sa akin Google Chrome, kaya i-click lang po natin yan. Then after that, i-type lang natin ang sss.gov.ph kasi yun po ang legit na website ni SSS. So after nating mag-click, may makikita tayong I am not a robot. I-check lang po natin yan at pagkatapos, submit. Pagkatapos mapupunta tayo dito, i-click nyo lang po ang member. Then after that, mapupunta kayo sa member login. Kung hindi pa kayo nakapag-register online, panoorin nyo yung tutorial ko, SSS online registration, para malaman nyo kung paano mag-register ng user ID at password sa SSS online. At sa mga nakapag-register na dati pero nakalimutan yung user ID at password nila or na-lock yung account nila, panoorin nyo yung isa kong video kung paano i-reset at ma-retrieve yung account ninyo. Pero ngayon, i-type lang po muna natin ang ating user ID at password. Pagkatapos, i-check lang po natin ang I am not a robot dyan. Pagkatapos, i-click natin ang submit. Then after that, may makikita tayong member survey consent. I-click lang po muna natin ang maybe next time. Then after that, mapupunta tayo sa homepage ng ating SSS account. I-click lang po natin ang e-services. Then after that, may makikita tayong ganito. So ang gusto nating puntahan is apply for salary loan. Kaya i-click lang po natin yan. So after nating mag-click yan, tapos may makita tayong ganito, ibig sabihin yan, hindi pa tayo naka-register ng bank account sa ating disbursement account. Kaya need nating mag-enroll. And ipapakita ko sa inyo ngayon kung paano mag-enroll ng bank account sa inyong disbursement. Punta lang tayo ulit sa e-services, pagkatapos i-click natin ang disbursement account enrollment module. Unang tip ko po sa inyo bago kayo mag-enroll ng bank account sa inyong disbursement account enrollment module is basahin nyo muna ng maigi yung reminder ni SSS. Ilan sa mahalagang reminder ni SSS, dapat active daw yung bank account na gagamitin ninyo at yung hindi pa sarado. Dito marami nagtatanong sa mga videos ko dati kung paano daw i-cancel yung loan na
na-apply nila kasi late na nilang nalaman na sarado na pala yung bank account na niregister nila. And dapat sa inyo nakapangalan yung bank account na gagamitin ninyo, hindi sa mga kaibigan nyo or sa mga relatives ninyo. And dapat magkaparehas yung pangalan ng SSS account at ng bank account na gagamitin ninyo. So after nyo mabasa yan, i-click nyo muna yung I-certify dyan. Pagkatapos, i-click nyo yung proceed. So dito na tayo sa disbursement account enrollment module. So makikita natin, may browse file na dyan. Pero hindi nyo pwedeng i-click yung browse file hanggat hindi kayo nagsaselect kung anong banko yung gagamitin ninyo. Pwede po kayong pumili dyan bank account or e-wallets kagaya ng GCash or Paymaya. Kung e-wallet yung i-click natin, ganito yung lalabas. Ang e-wallets pala guys kagaya ng GCash, Paymaya, ganyan, hindi pala pwedeng gamitin sa pag-loan sa SSS. Pwede lang po sila sa ibang benefits. May nag-comment sa mga videos ko dati, approved na daw yung disbursement nila, active na daw, pero hindi sila nakaka-proceed sa salary loan once i-click nila yon. Ang problema pala, ang ginamit nila is GCash. So hindi pwedeng gamitin si GCash sa salary loan. Hindi kayo makaka-proceed niyan. Pwede kayong mag-enroll sa GCash pero hindi niyo pwedeng gamitin sa salary loan, sa ibang benefits lang. So i-close lang muna natin 'yan kasi bank account yung i-enroll natin ngayon. So i-close lang po muna natin 'yan. So i-click lang muna natin ang bank. Then after that, may lalabas na ganito. So dapat magkaparehas daw yung pangalan ng banko ninyo at yung registered name sa SSS. So hindi kayo pwedeng humiram ng bank account sa inyong mga relatives or mga kaibigan ninyo. And dapat nyo pong ilagay is yung bank account number at hindi po yung ATM card number kasi magkaiba po yun. Then after that, i-close lang po muna natin yan. Then dito, i-click lang natin ang select bank. Then after that, lalabas na yung mga pangalan ng banko na tinatanggap ni SSS. Hanapin nyo lang po ang pangalan ng banko ninyo. Pero once pag naguluhan kayo, kasi may mga banko dyan na igdadalawa yung pangalan, katulad ng BDO Unibank at BDO Network Bank. At yung Union Bank of the Philippines and Union Bank Quick Card. At katulad ng Metro Bank, kasi walang nakalagay na Metro Bank dyan, ang i-click nyo, Metropolitan Bank and Trust Company. Pero kung naguluhan pa rin kayo kung ano yung isa-select ninyong banko, i-search na lang po sa Google. Or pwede din kayo mag-comment sa video na to kasi itatry kong i-replyan kayo lahat within 24 hours. And ngayon, ang gagamitin ko is BDO Unibank kaya i-click lang natin yan. Then after that, mapupunta tayo sa paglalagay ng bank account number. And take note guys, bank account number yung ilalagay natin at hindi yung ATM card number kasi magkaiba po yun. Then after that, pupunta na tayo dito sa pag-a-attach ng supporting documents. Dito kailangan natin mag-upload ng tatlong picture ng ating supporting documents. Ang una is yung proof of account, pangalawa is ang identification document or yung mga IDs ninyo, and then pangatlo yung selfie photo na kasama yung ginamit nyo sa proof of account and proof of identification. And then dito daw sa proof of account na gagamitin ninyo, kailangan makikita yung pangalan ninyo, pangalan ng banko, at bank account number ninyo. Yung tatlo po kailangan makita sa gagamitin yung proof of account. And para malaman natin kung ano yung mga document na tinatanggap ni SSS sa proof of account, i-click lang natin ang select document type dyan. Then after that, ganito na yung lalabas. Ito yung mga proof of account na tinatanggap ni SSS. Una is yung ATM card with account number and name. Dito dapat yung ATM ninyo, makikita yung pangalan ninyo, pangalan ng banko at bank account number ninyo. Hindi po yung ATM card number kasi magkaiba po yun. Sa mga nagtatanong kung pwede daw yung ATM na galing sa kanilang company, ang sagot dyan is pwede po. Basta sa inyo lang nakapangalan yung ATM na yon and may pangalan ninyo sa ATM at bank account number na nakalagay. Pero once pag walang bank account number or pangalan ninyo, huwag nyo nang i-submit yan kay SSS kasi marireject pa rin yan. At kung ATM card with account number and name yung ginamit ninyo sa proof of account, dapat yun din po yung kasama ninyo sa selfie at yung isang ID na gagamitin ninyo. And kung bank certificate or statement yung gagamitin ninyo, dapat issued within the current year po. Dapat yun pong original yung gamitin ninyo at dapat colored siya. And sa pag-selfie, yun din po dapat yung kasama ninyo, yung bank certificate or statement at yung isang ID na gagamitin ninyo. At kung foreign remittance receipt naman yung gagamitin ninyo,
dapat ito din po yung kasama ninyo sa pag-selfie. And kung passbook naman yung gagamitin ninyo, make sure klaro yung pagka-picture and ito rin yung isasama ninyo sa selfie, dapat klaro din po siya at yung isang ID na gagamitin ninyo. And dito naman tayo sa screenshot of online or mobile banking account, dapat makikita yung pangalan ninyo, pangalan ng banko at bank account number ninyo. Kasi pag sa apps kayo minsan pumapasok, hindi makikita yung pangalan ninyo or yung bank account number ninyo or yung pangalan ng banko. Kaya mas maigi pumasok kayo sa website ng inyong banko at doon makikita talaga yun ng buo sa screenshot yung pangalan ninyo, pangalan ng banko at bank account number ninyo. And marami din nagtatanong sa akin, paano daw pag screenshot of online or mobile banking account yung ginamit nila, paano daw gagawin sa selfie photo? May iba guys, yung cellphone, humahawak sila ng cellphone na nandun sila sa screenshot ng kanilang online o mobile banking account. Pero may iba din, piniprint nila yung screenshot or yung galing sa computer nila, piniprint nila at yun yung hinahawakan nila. Basta, once nagprint kayo, make sure colored yung pagkaprint and klaro yung pangalan ninyo, pangalan ng banko at bank account number ninyo. Kasi yun yung po yung pinaka-importante doon. Last po is yung validity deposit slip. Kung may bank account kayo, tapos may ATM kayo pero walang pangalan or bank account number, tapos mawala kayong passbook, hindi naman pwedeng i-online yung bank account ninyo, dito pwede nyo gamitin yung validity deposit slip. Ang gawin nyo lang po is pumunta kayo sa pinakamalapit nyong banko, tapos mag-deposit kayo ng minimum amount lang. Pagkatapos yung validity deposit slip na galing sa banko, yun po yung gamitin nyo as proof of account. At yung ginamit nyo sa proof of account na deposit slip, yun din po yung dapat kasama ninyo sa pag-selfie. And yung isang ID na gagamitin ninyo. Then after nyo ma-select yung document na meron kayo sa proof of account, i-click nyo lang po yan. Katulad sa akin, ATM card with account number yung pinili ko. Kaya i-click po yan. Then after that, mapupunta tayo dito and may reminder si SSS dyan. Dapat yung proof of account na i-upload ninyo, may pangalan ninyo, pangalan ng banko at bank account number. And din yung file format na gagamitin is JPG or PDF. And maximum of 1 MB lang yung size ng picture na ibabrowse natin dyan. Dito maraming nagkakaproblema kasi minsan yung size ng picture nila umaabot ng mahigit sa 1 MB. Kaya hindi tinatanggap ni SSS. Ang dapat nyo pong gawin guys, i-upload nyo sa Facebook na naka-private lang. Ulitin ko po, dapat naka-only me lang siya, tapos once na-upload na ninyo, i-download nyo ulit. Sa ganung paraan, bababa na yung size ng picture ninyo and tatanggapin na ni SSS yan. So after nyo ma-select yung browse file at nakapili na kayo ng picture na gusto nyo i-send kay SSS, automatic na lalabas na yung pangalan ng inyong picture dyan. At kung hindi galing sa Facebook yung isa-send din yung picture kay SSS, make sure yung pangalan ng picture ninyo is walang special characters katulad ng underscore, asterisk, number sign, ganyan kasi hindi tinatanggap ni SSS yan. And make sure yung file format ng inyong picture is naka-JPG or PDF katulad nito. Then pagkatapos nyan, punta naman tayo dito sa ID card or identification document. Dito kailangan nyo mag-upload ng isang valid ID na tinatanggap ni SSS. At para malaman natin kung ano yung mga valid IDs na tinatanggap ni SSS, i-click lang po natin ang view list of valid IDs dyan. So sa ngayon, ito yung mga valid IDs na tinatanggap ni SSS. Pero i-check nyo lang to from time to time kasi nag-iiba to minsan. Pero kung wala kayong mga valid IDs sa mga nakalagay sa listahan ni SSS, ang pinakamadaling kunin dyan is yung police clearance at yung NBI clearance. Yun po yung pinakamadaling kunin sa ngayon. So kung may valid ID na kayo, make sure na klaro yung pagka-picture ninyo and make sure colored siya. So dapat yung file format niya is naka-JPG or naka-PDF. And yung maximum size niya is 1 MB, hindi siya pwedeng lumagpas doon. Pero kung mataas talaga yung picture size ninyo, pwede nyong i-upload sa Facebook yan na naka-private lang, pagkatapos i-download nyo ulit. Sa ganung paraan, bababa yung size ng picture ninyo and makukuha nyo rin po yung file format na required ni SSS. So i-click lang natin ang browse file dyan, pagkatapos piliin natin ang picture ng ID na gagamitin natin. So after natin makaselect ng file na gagamitin natin, automatic na lalabas yung pangalan ng picture natin. At kung tapos na tayo mag-attach ng document sa ating proof of account at ID card, punta naman tayo dito sa selfie photo.
Dito sa selfie photo guys, kung ano yung ginamit yung proof of account at ID card, dapat yun din po yung kasama ninyo sa selfie photo. Katulad sa akin, ATM card with account number and name ang ginamit ko sa proof of account, tapos sa ID card is yung SSS Humid ID. So dapat yun din po yung kasama ko sa selfie photo. Pero kung deposit slip yung ginamit ninyo, dapat yung deposit slip din yung kasama niyo sa selfie at yung ID card na ginamit nyo katulad ng NBI, police clearance, ganyan. Yun din po dapat yung kasama ninyo sa selfie photo. Make sure po klaro at colored yung pagkakuha ng picture ninyo. Yung iba po kasi nilalagyan nila ng flash yung pagka-picture nila ng selfie photo kasama yung ID nila at yung ATM nila. Minsan po nagre-reflect po yung ilaw ng flash ninyo kaya hindi magiging klaro, hindi mababasa yung mga nakasulat sa ID ninyo. Kaya yun po minsan yung dahilan bakit nire-reject ni SSS yung disbursement ninyo. Dapat po naka-proper attire daw po kayo. And make sure po sa selfie photo ninyo, maklaro yung ID ninyo, mababasa po. Then, makikita yung mukha ninyo at yung mata po. Yun po yung pinaka-importante sa selfie photo. Yung mukha at yung mata ninyo at yung ID, dapat yun yung makikita sa selfie photo ninyo. Isa din po sa dahilan kung bakit nare-reject yung iba kasi pag sinabing selfie photo, front camera kaagad yung ginagamit nila. Kasi pag front cam yung ginamit ninyo, nagiging baliktad yung mga documents na isesend ninyo kay SSS at hindi na mababasa ng maayos. So ang gawin nyo po is magpa-picture kayo sa mga kaibigan nyo or mga relatives ninyo na back camera yung gagamitin ninyo. Pero kung wala talaga kayong kasama dyan, kayo lang mag-isa, front cam yung gamitin ninyo pero ganito yung gagawin ninyo. So punta kayo sa gallery ng inyong cellphone tapos i-click nyo yung picture tapos ganito yung lalabas. Click nyo lang po ang edit dyan, pagkatapos i-click nyo ang crop and rotate. Then after that ganito na yung lalabas, i-click nyo lang po ang mirror dyan and magiging baliktad na po yung picture ninyo, then click check lang po, then save. So magiging ganito na po yung picture ninyo, hindi na po siya baliktad and mababasa na po siya ng maayos. And dito naman po sa file format na JPG and PDF and maximum size na 1MB para makuha nyo po yan, i-upload nyo po sa Facebook nang naka-private lang yung mga documents na gusto nyo i-send kay SSS tapos i-download nyo ulit. Sa ganung paraan, makukuha nyo yung file format na required ni SSS at yung maximum size na 1MB lang. Basta reminder ko lang po sa inyo guys, kung ano yung nilagay nyo sa proof of account at ID card, dapat yun din po ang kasama ninyo sa selfie photo. And make sure makikita yung mata ninyo, yung mukha ninyo, kasi yun po yung pinaka-importante sa selfie photo, yung mata ninyo at mukha ninyo. Tapos yung documents na sinend ninyo na proof of account at proof of identification. I-click nyo lang po ang browse file dyan, pagkatapos i-select nyo yung selfie photo ninyo na kasama yung proof of account at ID ninyo. Then, pagkatapos nyo ma-select yan, ganito na po yung lalabas. Makikita nyo po dito yung name ng picture na sinelect ninyo. So, pag galing sa Facebook, makikita nyo naka, yung file format niya naka-JPG na. So, automatic tatanggapin ni SSS yan. Then, yung size niya is maximum of 1MB lang talaga. Below 1MB lang yung size pag galing sa Facebook. So, pag okay na lahat, i-click nyo lang po ang I certify dyan. Pagkatapos, click nyo lang po ang Submit. Pagkatapos nyan, may lalabas na ganito. Click nyo lang po ang OK. Then after that, ganito yung lalabas. I-click nyo lang po ang View Disbursement Account dyan. Then after that, may makikita kayong ganito. For branch approval na po yung in-apply nyong bank account sa disbursement. Antayin nyo lang po mga 3 to 5 working days or minsan umaabot din ng 15 days depende sa system ni SSS. Pero kung lumampas na lang 1 month tapos wala pa rin approval ni SSS, i-cancel nyo na lang po tapos mag-apply kayo ng same bank account pa rin. Pero minsan wala kang matatanggap na email or notification kagaya sa akin, pero pag-check ko sa disbursement account, registered na pala yung bank account na in-enroll ko. Pero pag-check nyo tapos ganito na, naging kulay verde na siya tapos active disbursement account na yung nakalagay dyan, mag-proceed na tayo sa
pag-apply ng SSS Salary Loan. So, balik na tayo sa ating homepage pagkatapos i-click natin ang e-services pagkatapos i-click natin ang Apply for Salary Loan. Then, after that, mapupunta na tayo sa loan form. Ang loan form pala guys ay hindi lumalabas kapag wala pa kayong na-enroll na bank account sa inyong disbursement account. May mga nagtanong sa akin, bakit daw walang loan form na lumalabas pag-click nila ng Apply for Salary Loan? Kaya pala walang lumalabas, GCash yung ginamit nila sa disbursement, yung naka-enroll doon, GCash or e-wallets. Hindi po talaga lalabas ang loan form kapag GCash or e-wallets yung ginamit ninyo sa disbursement. So ngayon, pipilapan na natin ang loan form. Una, dito sa taas, hindi na natin kailangan pilapan yan kasi automatic na may nakalagay dyan kasi yun po yung nakaregister sa SSS account natin. Yung mailing address, mobile number, landline, and email address. So dito lang sa baba ang kailangan nating pilapan. Una, i-click natin yung loanable amount. Ang pinakamalaking makikita niyong amount dyan is yun po ang pinakamalaking pwede ninyong i-loan. And dito naman sa Choose Bank guys, i-select nyo kung ano yung bank account na gusto nyong hulugan ng inyong loan. Dito, pwede lang to sa maraming disbursement account na in-enroll sa SSS. Pero pag isa lang, automatic na lalabas na yan dyan. Dito sa employer, automatic na pong lalabas ang employer ID, employer name, employer branch location. Pero double check nyo pa rin kasi pag mali yan, hindi na yan yung bagong employer ninyo ang nakalagay dyan. Hindi na ma-approve yung loan ninyo kasi kailangan i-certify ng employer ninyo yung loan application bago i-approve ni SSS. Then after that, pag okay na lahat, punta na tayo dito sa baba and i-check natin ang I agree with the terms and condition. And then pagkatapos niyan, i-click nyo lang po ang proceed. Then after that, makikita nyo yung terms and condition. Pwede nyo pong i-save yan or screenshot or i-send ninyo sa Gmail ninyo. Then after that, i-back na ninyo tapos i-click natin ang terms and condition dyan tapos i-proceed na natin. Then after that, baka magulat kayo, may nakalagay dyan, service unavailable, please try again. I-click nyo pa rin po ang proceed. Then after that, lalabas na yung summary kung magkano yung niloan mo at magkano na lang yung makukuha mo. So yung loanable amount, yun po yung niloan ninyo tapos yung net proceeds, yun po yung matatanggap ninyo. Kung may balance kayo sa loan niyo dati, i-deduct po yan ni SSS. And isa pa guys, may kaltas na 3% ata si SSS sa processing fee kasi sa akin 22,000 yung niloan ko tapos yung natanggap ko is 21,448 na lang. So nasa around 3% yung processing fee nila kasi wala akong balance sa loan. So i-double check nyo na lang po lahat yung employer name and ID. Dapat tama lahat yan kasi need nilang i-approve yung application ninyo bago i-approve ni SSS. Pero kung sa tingin ninyo may mali kayo sa mga information na nilagay ninyo dyan, i-click nyo lang po ang cancel. Pero pag okay naman lahat, i-click nyo ang submit. Then after that may makikita kayong ganito, i-click nyo lang po ang okay. Then after that, may lalabas na ganito, successful na daw yung pag-apply ninyo ng salary loan. I-screenshot nyo na lang po yan. Then after that, i-inform nyo na lang po yung employer ninyo na nag-apply kayo ng salary loan para ma-certify nila. Pagkatapos, antayin nyo na lang po yung approval ni SSS at papasok na po yun sa bank account ninyo. After ma-certify ng employer ninyo at ma-approve ni SSS, nasa 3 to 5 working days po yung approval ni SSS. Pero minsan yung iba umaabot din ng 15 days kasi depende na sa system ni SSS yun or sa banko ninyo. Pero antayin nyo lang po at papasok din yan. Basta tama lang yung bank account at active lang yung bank account na niregister ninyo. So yun lang guys, sana may natutunan kayo sa video na to. And please like, share, and subscribe to my YouTube channel. And please don't forget to hit the notification bell para updated kayo sa lahat mga tutorial ko. And pwede po kayong magpa-member sa aking YouTube channel para ilagay ko sa description box yung pangalan ninyo at yung link ng inyong channel. Or shoutout ko kayo sa aking mga bagong videos kagaya nito ni Kuya, SC Variety Vlogs, ang Dub Safari 5 member ko. Paki-subscribe po sa kanyang channel, Kuya SC Variety Vlogs. And sa aking missis naman dyan na si Janaya Skip, paki-subscribe din sa kanyang channel po. So yun lang guys, salamat na marami and God bless everyone!